Governor John Vic Remulla, kaugnay pa rin po ng ginagawang paghanap sa mga mangisda dito. Gov, ano po ang update sa ginagawa pong paghanap dito sa mga mangisda? So far, ang na-recover namin ay 13 survivors. Dalawa ang patay at meron pa kaming apat na possible na buhay pa na inahanap. Opo. Yung huli kasing survivor na nakita kayo ng umaga, sabi nila kagabi, lima silang nakahawak sa isang planggana. Nung nakatulog yata yung apat, bumitaw at dinala na ng agos palabas. So may posible pang mahanap sila. Ang team namin, kasama yung survivor, hinahanap sila ngayon. Lagpas na kasi ng korehidor nung nakita eh. So, malayo na, no? Malayo na eh. Kasi dito sila, bandaron sila nakuha, pero yung agos papunta ron. Kaya lagpas korehidor na nakuha. May pag-asang makuha pa sa bandang Bataan, Zambales area. Opo. Ganong kalayo yung... Ganon ang dala ng ano eh. So, yung tansya ho nitong mga ibang survivor, ano, sa tingin nila, malakas yung katawan nitong mga natitira at ano, magaling din lumangoy. Oo, sanay sa dagat eh. Mamahingis na talaga to. Opo. Kaya may pag-asa na buhay pa rin sila. Opo. At sa ngayon ho, hanggang kailan po magtatagal itong operasyon? Wala naman, tuloy-tuloy lang. Kung hindi namin makita in the next 2 days, nasa South China Sea na yan, hindi na namin mahabol kung doon umabot yung mga katawan. Opo. Yung barko na nakabangga sa kanila, may info na ho ba kayo? Wala eh. Ang Coast Guard ang may ang competent authority na para malaman yan. Pero imposible hindi malalaman yan dahil container cargo ship siya na 12:30 papasok ng Manila Harbor. So kung papasok kayo, imposible hindi makikita yun. Kahit papano, may login yun sa pier. Kung may login at saka siguradong may mark kayo mga barko nila na damage. Kasi malaki rin yung mga barko na binanggan nila eh. Uh-huh. Imposible yung walang gasgas yun sa hull nila. Uh-huh. Sa ngayon ho ba, kung sakali matukoy nga kung sino yung nakabangga na barko, may plano ho ba yung... lokal na pamahalaan na maghabol dito para sa hindi, mga mangisda, may ganun ba? Hindi sa amin yon. Uh-huh. Ang sa marina yata sila maglalodge ang complaint at sa PNP, pero hindi sa local government. So far, paano po yung mga namatayan? Ano po na pahati na tulong ng lokal na pamahalaan? Yung mga namatayan, mga taga na botas yan, pero kami na ang tumulong sa kanila para dalhin sa punerarya. Apo. Kung wala mag-claim ng katawan, hindi kami na bahala kami na mag-ano sa kanila, maglilibig sa kanila dito. Apo. At ano po ang asahan, Gov, ng mga tao dito sa ginagawang search operation? Hindi kami tumitigil. Hanggang humanly possible, in the next 2 days, sana mahanap na namin. Kung hindi, bababa na yung chance na mahanap pa. Dahil palabas na ng South China Sea. Opo. Ang mga katawan. Pero so far, yung teams naman namin, yung maganda na rin ang effort sila. 13 ang na-rescue nila. Uh-huh. Pero hindi kami nawawala na pag-asa. Mahanap pa namin yung apat. Opo, sa ngayon, kumusta ho yung mga na-rescue? Kumusta ho? Traumatized ho sila? Oo, severely dehydrated na nakuha namin. Diniretso namin sa provincial hospital. Pero yung dalawa na may mga sugat na pwedeng magkaroon ng source of infection, dinala na namin sa Manila para doon sila i-treat. Apo, nabanggit ho ba nila kung nahiwalay ho ba yung namatay? Bakit ho bakit ito lang dalawang to ang nasawi? Ano pa yung sitwasyon nila? Hindi nila ma-describe dahil nangyari yan alas 12:30 ng hating gabi. Uh-huh. So nabigla lang sila tapos nagkanya-kanyang talon na lang sila. Yung isang patay na hanap sa ilalim ng dagat sa barko. Uh-huh. Sa yung nagsumisid yung mga divers namin, nakita niya isang katawan doon. Yung isa lumutang, yung iba, yung tatlo na unaccounted for, hindi pa namin nakikita kung nasaan. Okay, Gov. Antabayanin ho namin yung ginagawa search operation. Dito lang kami yung mga team sa amin, dito mitigil. Maraming salamat po. Okay, si Governor John Vic Remulla po ng Cavite at